Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is He Is Here ng aking paboritong banda, no? Gaiter Vocal Band. At ang album ay Greatly Blessed, no? He Is Here. I know God is here today. Without further ado, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 John chapter 4 verses 7 hanggang 14. Aklat ng Juan kapitulo 1 Juan, hindi po Juan, 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 7 hanggang 14. Basahin ko po sa ating salin. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi na inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog at ipagpatawad na sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong magibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y magibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita natin at pinatotohanan ng sinugo ng Diyos ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Church, this morning I will bring to you the topic that says, Link Hearts. We are linked one to another. Ikaw, ako, tayong lahat ay pinagdugtong ng Diyos. Ang ating mga puso'y pinagdugtong upang mag-ibigan dahil tayo iisa lamang sa kanyang paanan. Ano po ang nais iparating dito? Kung inyo pong napapansin ang ating binasa ay 1 John no? chapter 4 verse 7. At pababa noon inyo pong mapapansin yung sinabi doon, God is love. At sinabi doon, love one another for God is love. If you love, you dwell in love. God dwells in you. Napakadali lang pong intindihin yun. Ano pong ibig iparating? Ganito po. Kung tayo'y magmamahalan sa bawat isa at iparating natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, we have these link hearts. Napapaabot natin kung gaano ba kadakila ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ganito po, malalaman ng mga tao na tayo'y mga anak ng Diyos kung tayo'y magmamahalan sa bawat isa, di ba? People will know that you are my disciples if you love one another. It's the love. We should be ruled by love. We should be motivated by love in everything that we do. My challenge for you, as the child of God today, start to love. Love not from the human perspective, but love from the divine perspective. A love that this world cannot give. A love that only a Christian can manifest to the world. What is that kind of love? Love your enemy. Love those persecute you. Those people who mistreat you. Yung mga tao na hindi kayayang ibigin, siyang ating iibigin. And I will tell you, you will show the real meaning of love to the world. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, ang inyong pong narinig na awitin is he is here by the guy, Gaiter Vocal Band. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. Sinabi ko po sa biblical truth ko dito, gay ganito. There is a link, but there is a link between your hearts and my hearts which binds us in the words of love. In the cords of love, I mean. We are bound in the cords of love. But what is this kind of love? It's the love
that God has given us. It's a link. Kung halimbawa, ikaw ay inibig ng Diyos, ako ay inibig ng Diyos. Tayong dalawa ay inibig ng Diyos, tama po ba? It's a cord, it's a common denominator between you and me. God has saved us from this misery. Niligtas niya tayo mula doon sa kalagayan na kung saan ay wala ng pag-asa at tinawag bilang mga anak niya. Kaya po, nararapat lamang na ipakita din natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sinabi nga Diyo doon, sabi niya, ang tunay na definition ng love ay hindi na tayo ang umiibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umiibig sa atin. Yun po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Bakit? Sige nga po, sukatin natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sinabi ng Biblia, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all soul, strength. My question is this, totoo bang iniibig natin siya ng buong puso? Yan po ang napakalaking tanong. Because for sure, there are certain aspects in our lives na meron tayong reservation sa Panginoon. Lord, wag mo namang pakialaman yung bahaging ito ng buhay ko. Siguro may mga bisyo tayo na hindi pa natin ginigive up sa Panginoon. May mga bagay tayong priority na hindi natin ibinibigay sa Panginoon. Bagkos ang naging priority natin yung personal natin na mga bagay. Napansin niyo po ba yun? Therefore, we have to understand the definition of love. What is the definition of love? That God loves us. When we understand that God loves us so much, we fully understand them, we can love the Lord with all our heart, with all our minds, our souls, nang walang pagdadalawang isip. We should be ruled by love. This should be the lifestyle of every Christian. Ito sana ang dapat maging, lifestyle natin. Ito sana yung maging sukatan ng pamumuhay natin. Ano yun? Ruled by love. Because God is doing everything based on love. He supplies all our needs because He loves us. He saves us from our sins because He loves us. He gives us an eternal hope because He loves us. You know, from past, present, and future, God showed His love. It is ruled by love. In the past, pinatawad tayo sa kasalanan. He loved us, kaya pinatawad niya tayo sa kasalanan. Sa present, He supplies all our needs according to His riches and glory. In the present time, because He loves us. He promised us of eternal life because He loves us. That is the future. Tama po ba? So the Christian life should be ruled by love. The same as Jesus showed us what the meaning of true love is. To know God is to love as God loves. That is the true knowledge of God. If you say, I know God, but if you don't have love in your hearts, you don't really know God is, who God is. Hearts linked by Jesus create a chain of love that can encourage even the most grieving heart. Our hearts are linked through the love of Jesus Christ. I hope that my heart is linked to your heart and I am touching your heart today. And I hope that your life will be changed as you listen to this message. My heart is linked to your heart if we will just allow Jesus Christ to move mightily in our lives. God bless po at magandang umaga.